post Cleveland ni Strike Terrazza, no? And tapos din ang front line, so essentially one-on-one na itong laban na ito, no? Pero like I said, makulit itong laban na huli. Datos Origins TV. Welcome back to another SACC episode, mga kapatatas at mga spectrations. So, merong nagtanong sa akin, ano? Tinatanong niya kung ano daw ang win-lose ratio ng lineup ni Spectrax, ano? Now, unfortunately, I cannot answer that for you, no? But I sent it to Spectrax and tingnan natin kung meron siyang sagot doon, no? I don't even know if he takes a look at or binibilang niya yung win-lose ratio niya, no? Now, generally speaking, I do that for our experimental teams, ano? But I don't know kung ginagawa ni Spectrax yan. Now, that said, in a future video, maybe makukuha natin yung answer ni Spectrax and I will put it here, no? If otherwise, I guess as far as I can tell, he made it to the top 30 nung nakaraang season, no? I don't know if you're gonna be satisfied with that answer, but yeah, he made it to top 30. So knowing that, ano, let's get on with this show. Alright, welcome to our very first match. At ang kalaban ni Spectrax dito ay si Casino Boy, right? So, mukhang mahilig magsugal itong kalaban ni Spectrax, ano? Now, meron akong nakikitang advertisement, ano, over the internet. At ang sinasabi niya, basically, is, you know, pag kayo ay sumusugal, it's not solely based on luck, ano. At sabi niya, if you're gambling, you have to use your game sense, no? You have to use your game sense. And it makes sense, right? With every decision that you make, no? Well, tinawag niyang game sense yon, but basically with every decision that we make, right? It has to be an educated guess, no? Kung kayo ay gumagawa ng decision or laro for whatever reason and hindi nyo ginagawa yun bilang isang educated guess, that's very bad, no? That's very bad kasi that means you're bound to lose, right? So anyway, speaking of educated guess, nag-guess ng suko ang kalaban ni Spectrax dito. Orla. Alright, ang kalaban ni Spectrax dito naman ay si Carlos V. Zia, no? So, ipagpatawad nyo, no? At, kuan, medyo low bad na ako. I think ikatlo or ikaapat na video na itong ginagawa natin, no? And medyo pause na naman na ang ating boses. So I don't know, yung mga susunod na videos na gagawin ko, maybe I think other than the announcements, maybe tatahimik lang muna ako, no? And I'll let you enjoy the video kasi talagang mapaso ang aking lalamunan, ano? Pero while we're here, dahil eto ay ang ating huling video na magsasalita ako, maybe bibigay pa rin natin ang pwede natin ibigay. Huy, hinayupang, ano, napakatindi ng defense niya, oh. Hindi man na tumagos at dumadagdag pa ng dumadagdag yung shield niya, grow back pa ng grow back, ano, tindi talaga. Pero that's okay. Ito, uy, nice, dead ball. So, ang angst nung kalaban niya dito noon, gumamit pa ng card dun sa Axie na yon. Eh, wala na, dead ball. So, ilang cards yung sinayang niya dun? Parang apat yata, no? Napakarami. Hindi niya man lang naisip na. Yan yung sinasabi ko kanina, dapat gumagamit kayo ng game sense and dapat iniisip niyo kung ano yung mangyayari sa laro, no? Hindi yung basta sugod lang kayo na sugod kasi kagaya nun, nasayang yung card, nasayang pa yung energy, no?
Okay, so dito naman itong kalaban ni Specteras, napakulit nito, no, kasi meron siyang self heal. Pero abuti na lang nalagyan siya ng marami-raming poison ni Specteras, at dito kahit napapatay niya na si Specteras, tingnan nga natin. Uy, actually hindi niya pinatay pero nabawasan siya ng ilan. 12. Ang dami, 20 something ano, 40 something. So natalo siya. Okay, sa third match natin, ang kalaban naman ni Specteras dito ay si Black Mamba, no? Nakakatakot yung pangalan pa lang. Diyos mio, Black Mamba, isa yan sa mga poisonous snakes, ano? Tignan natin kung makakahanap ako ng litrato niyan dito. Pero honestly, ako din mismo hindi ko pa nakikita, other than sa TV, no? Of course, maswerte kami dito sa Canada, no? Kasi very rare ang mga ahas dito, at kung meron man, yung mga garter snakes lang, which is non-venomous, ano? So ang mahirap dyan yung sa mga tropical countries, yung mga malapit sa equator, dyan makikita mo marami ang ahas. Pero dito kasi sa amin, nasa north na kami, so hindi kami prone doon sa mga ahas dahil ayaw nila sa lamig, ano? Anyway, I think that's one of the reasons why yung Australia, yung mga our Australian brothers, ano, I feel for you. Kasi I know there's a lot of poisonous animals in Australia, no? It's like a running joke na pag pumunta ka sa Australia, ang nakakatakot dun is napakaraming mga poisonous animals. Okay, now dito, nasa endgame na tayo, no? And may slow boots din na binibigay yung kalaban ni Specteras dahil dun sa kanyang horn, ano? Pero yung attack niya kanina, mukhang tinodo niya lahat ng panira niya, at ang katapat lang nun ay isang snail shell, ano? So hindi niya pa rin natibag ang defense ni Specteras. And dito nagpahinga siya, isang malaking pagkakamali dahil tapos na ang kalaban ni Specteras. Okay, dito sa next couple of matches, ano, mukhang curse matches itong binigay sa akin ni Specteras, ano? And as you can see, iba ang bibig nung kanyang Terminator. And ano pa bang naiba dyan? Yung sungay niya, no, naiba rin, ano? So tignan natin kung paano ni Specteras siya gamitin itong mga bagong weapons niya na ito. Alright, and yung kalaban niya naman, ayan, pinupuruhan ng pinupuruhan yung plant niya, no? And mukhang walang kalaban-laban yung plant niya, and walang magawa yung plant niya kundi tanggapin ang lahat ng damage, ano? Pero at least nakapagbigay siya ng poison dun sa mga aksi ng kalaban niya. So it's not a total loss, ano? Meron pa rin nangyari. And then dito, of course, tinira na ni Specteras ang backline ng kalaban, ang favorite niya, Sneaky Bastard, at nakapagpabawon siya ng 6 na lason, ano? So bawat tira ng kalaban niya may 12 na nababawon sa buhay niya, which is very nice, very nice. Okay, so although nawala yung Mystic Rush ng Terminator ni Specteras, ano, nakaka-deal pa rin ng slow boots yung pumalit na horn. But yun nga lang, hindi na siya zero cost card, ano? Oh, wow! Pak! Tapos ang mid lane ni Specteras, ano? And tapos din ang front lane. So essentially one-on-one na itong laban na ito, ano? Pero like I said, makulit itong kalaban na huli ni Specteras dahil dyan sa kanyang blood taste na yan, ano? So nagsiself heal siya. So fresh na naman ang kalaban ni Specteras. But that's okay dahil dito binanatan niya, at yun, nag-double damage pa siya, no? So tingnan natin, kaya ba siyang tapusin ni Specteras. Double champ technique. Uy, wala nga palang champ. Yun, di bali, double horn technique. Tapos ang kalaban niya. Nice. Okay, so mukhang sunod-sunod na curse matches pala ang binigay ni Specteras, no? So I think ang gagawin natin dito sa video na ito is i-extend natin, no? Instead na 6 matches lang, i-cover natin lahat ng, I think, 4 na curse matches ang laban ni Specteras dito, no? So dito naman ang kalaban ni Specteras, I see, let me see, si ako to, si Bunso. Okay, so si Bunso na naman ang kalaban niya. So patuloy na naman tayo sa curse match, and as you can see, ibang iba na, hindi na Terminator
ang kuwan, ang backline ni Spectrax, ano, walang-wala na sa itsura. Para siyang nalasing dilat yung mata, no? Or hindi nalasing, rather, para siyang nakapag-shabu at dilated yung kanyang mga pupils, ano. Okay, so finally pinatay na ng kalaban niya yung front lane ni Spectrax, and dito hindi naman gumamit ng back lane kill si Spectrax at pinuruhan niya na, no, yung kwan. I wonder kung sinadya niyang gawin yun para lang makapagdepensa dito sa mid lane niya, no, kasi obviously kayang-kaya niyang tapusin yung plant ng kalaban na isang tira lang, pero gumamit siya ng dalawa, no. I wonder if that's to increase yung kuan niya, no, defense. Okay, so anyway, dito naman, ayan, nagbato na naman siya ng poison dun sa kalaban niya, and ang maganda rito sa kuan ni Spectrax, kahit na wala yung kanyang Mystic Rush, ano, yung pumalit na mouth part niya is still zero cost, ano, and meron siyang special effect. Uy, nice, tapos sa poison. Okay, so another curse match na naman, ano, and mukhang continuation ito nung kuan ni Spectrax kanina, ano, yung dalawang curse matches. At tingnan natin kung anong nabago rito. So nabago, nagkaroon siya ng, yun, tinarget yung ibon sa likod, ano, very nice. Yun, so isang tira na lang galing sa backline kill ni Spectrax, and patay na yung ibon na yan, ano. Pero hindi pa lumalabas yung Sneaky Bastard. Uy, you know what, ngayon ko lang napansin na wala na pala yung Sneaky Bastard ni Spectrax, ano. So it might be bad for him, but then again, tingnan natin, iba na rin ang itsura ng puso at saka ng buntot nitong plant niya, no, pati yung wings, yung back nung kanyang mid lane, iba na rin. So I wonder kung mananalo si Spectrax dito, dahil ibang iba ang magiging fighting style na gagamitin niya compared dun sa usual team niya, no. Anyway, so si Junski pala ang kalaban ni Spectrax dito, no. Okay, at yung kanyang bird mukhang desidido na magpakamatay, no, pero nagamit niya pa lahat ng weapon bago mamatay yung bird. Ayan, so grabe, no, kinailangan pa rin ng dalawang tira ni Spectrax bago namatay yung bird na yung badass. Okay, so binanatan niya ng slow boots itong mech ng kalaban niya, no. So let's see dito, kasi wala na yung kanyang champ, paano kaya mamamatay itong mech na ito? Kaya ba itong patayin? Kayang kaya, wasak sa basketball. Alright, second to the last match na ito. And wow, tignan mo, nag-iba na naman ang itsura ni Spectrax, ano. So kanina, jag-jag balls, tsaka yung kwan, yung buntot niya. Ngayon, iba na naman, ano. So I think feather fan ba ang tawag dito, feather fan. And then meron siyang pangkuku ng manok, ano. Ano ba tawag dyan? Early bird. Okay, so yung palang early bird dyan, kuku, pero early bird ang tawag, ano. Okay, so maaga niyang pinatay ang isda. Ang maganda rito, meron siyang mga bird parts which is very strong laban sa mga isda, no. Ayan, so nagkuku siya, so nagbigay siya ng support abilities dun sa kanyang mga axi, no. And tingnan natin dito, of course yung plant niya, buti na lang matigas laban sa isda, pero of course patay na rin dito. And yun, ginamit niya, no, lakas 147 tsaka 126 ang banat ni Spectrax. And dito I think patay na itong ibon na ito. Yun, binato na naman ng bola, no, dalawang bola lang kailangan. Then nagbigay uli siya ng support in preparation for the next round. Very nice. So yun, yung speed boots gamit ng kalaban niya, yun. So ayan, at malakas-lakas ang puppy smack ng konti. Malakas ang mga tira ng dusk laban sa kuwan, ano, sa fish. And dito of course papatayin na ng kalaban niya yan, but then again, patay na rin ang kalaban niya rito, no. What a match, basketball na naman ang panapos. And finally, ito ang ating huling match para sa video na ito, and it's still in the Cursed Coliseum, ano. So nagmukha ng isda yung dust ni Spectrax dito, no. Ang pangalan ng kalaban niya dito ay si Skillmo, no. Natanong niya kung ano daw skill ni Spectrax, so mukhang malalaman niya rito. Papaalam ni Spectrax sa kanya kung ano ang skill ni Spectrax. Okay, so mukhang maganda dito sa team ni Spectrax, ano.
nagkakaroon, meron siyang energy producer itong bibig na to, tsaka yung kanyang yung disguise na yan, ano. So mga sagana si Spectre sa energy, and nag-iipon lang siya, no, nag-ahanap ng magandang kuan, pagkakataon para tapusin yun. Hindi pa rin talaga natapos, antibay talaga nung kalaban ni Spectre, ano, kinulang pa ng isang tira. Ayun, kasi meron siya nung shield na nag-grow back, yun ang makulit doon eh. So finally napatay niya na ang front lane ni Spectrax, ano? So dito titirahin Spectrax ng dalawa para sigurado, and it's okay, ano, kasi meron siyang maraming siyang energy, so it's not really a loss, ano. Pero yun lang, mamatay na dito yung kuwan. Buti na lang hindi umatake yung fish nung kalaban, ano, siguro nagpe-prepare siya para sa end game. Pero dito yun, napatay ni Spectrax ang kuwan, yung mid lane niya, so walang nasayang lahat ng card ng kalaban, ano. Very nice, hindi umubra yung depensa niya. So dito naman yun, buti na lang hindi na naman tumira yung fish ng kalaban niya. And well, actually hindi tumira, but rather nauna si Spectrax dahil sa kanyang speed boots, ano, at hindi pa rin natibag yung kuan. Dito tapos na naman, basketball ending na naman ang nangyari. Wow, very nice. Okay, so I hope natuwa kayo dito sa video na ito at nagawa nating i-extend, ano. Pasensya na, at low bat lang talaga ako. So kung natuwa naman kayo, please go ahead and like it para hindi naman nasayang yung huling energy na ng baterya natin, ano, at yung bosses natin. And then kung kayo ay bago sa ating channel, welcome to Patatas Origins TV. At kung kayo ay natuwa sa ating mga video rito, make sure you check out our other videos, ano, and then smash that subscribe button para hindi nyo mamimiss ang ating mga uploads. And I will see you in the next battle.